Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ayan guys, ang magandang buhay na naman po sa ating lahat. So ayan, narito po ako sa bahay po ng aking mga pinsan. So ito, pakikita ko sa inyo guys, ito yung mga tiny house na may mga pang negosyo po. May negosyo po sila sa ibaba. So ayan, tara samahan nyo po muna ako. Quick tour muna po tayo, ayan, dito po sa mga tiny house na ito. So dito sa tiny house na ito guys, ito na yung pangatlong bahay na ginawa ng aking husband dito sa lugar na ito guys. So ito guys, tiny house ito na hanggang third floor. So ayan, dito guys, may barbershop po dati dito. So ayan, so itatayo uli yung barbershop pag natapos po. So ayan, ito po yung sa labas. So makikita nyo, ayan, ito po ay ang mga tiny house na gawa sa long span. So ayan, may tindahan din po sila dito na maliit sa harapan. So pag iyan inatapos, yan, quick tour po tayo dito. So ayan, pinayagan naman po ako ng aking pinsan na mag-video. So ayan, tinambakan po sa loob. So ito po yung ayan guys, ang pinaka ano nito dito sa itaas. So pinakit ko yung husband ko kasi hindi ako makaakit guys, dahil masyadong mataas yung tambak, masyadong mataas yung sahig dun sa second floor guys, baka mahulog ako. So ito yung pinaka ano nyan guys, long span. So yan po yung ating mga metal stud. So yan po yung mga ginamit dyan. At yan yung ating pinakalabas guys. Brown ang napiling kulay ng aking pinsan. So ito kasi, ayan, yung sahig is marin po yan. So guys, ito po yung mga ano, kasi yung sa akin guys, long span din po. So ang long span po kasi, yan, mga bakal po yung pinagkakabitan. Ayan po guys, makikita nyo po yan. Dyan po yung kakapit yung ating mga long span. So mahal din po yung bakal, kaya nga lang ang ano nito kasi sa labor medyo matipid po siya, kasi nga tawag dito guys, kahit tatlo kaya itayo ito. So yun, pagka kasi bato guys, medyo marami tayong kukuning trabahador. So hindi ko alam kung magkano ang supot ng semento ngayon, ng hollow block. Pero sabi kasi ng husband ko, nung ginawa yung aming bahay, yun doon pasok yung aking budget guys eh. Kasi mahal nga ang materials. Alam niyo naman guys ang panahon ngayon. So ayan yung tinutur ko po kayo dito. Tinutur po kayo ng aking husband dito. So ito yung pinaka second floor. And then may ano to ng third floor guys. So makikita niyo yung ano, ibang ano dyan. Dito yung sa side ng ano na to. Isa mga husband ko din. Ay, yung mga kasama rin po. At yung aking husband din po ang gumawa. So ayan yung ating pinaka sahig guys. So ganyan kakapal yung ano ng bakal na gagamitin pang sahig guys.
guys. So, kasi nga dito sa Valenzuela, binabaha. So, ayan yung pinakaano. So, makikita niyo doon sa aking mga previous video, guys. Meron po akong part 1 hanggang part 10 po yata. Yun ang ginawa yung aming third floor. So, ayan. Ayan yung pinaka. Ito, yun, yan o, guys. Oh, yan yung dating pinakabubong lang nila. So, tinambakan. So, ito naman yung bahay ng aking pinsan na isa. So, ayan. Ah, meron din po negosyo dito. May karinderya po dito. So, ayan. Papasok po tayo. So, si husband din po gumawa nito. So, hindi ko ito na-videohan nung hindi pa po ito nagagawa. And then, iyan din po ang isa sa nagawa rin ng aking husband. So, ano na pala to, guys? Pang-apat na nagawa ng aking husband na ano, na puro longs pa nang ginamit. So, ito yung ano, sa ibaba naman ito, guys, may karinderya sila. So, dati, dyan sila natutulog sa loob ng karinderya. So, yun nga, no, nakita nila na nagtaas yung isa sa pinsan ko na ako actually ang nauna longs pa. So, ayan, ginaya rin nila po ako longs pa kasi medyo short talaga tayo sa budget. So, ayan yung kanilang tindahan karinderya. So, alam nyo guys, ito yung mga tiny house na nag-negosyo sila sa ibaba. Kasi nga, tabing kalsada sila. Kaya, ayan, tawag dito, talagang magandang way na para makapag-negosyo. So, ayan, long span yan, guys. Long span yung kanyang paligid, guys. So, hindi pa sila nakapag-double walling. So, hindi ko alam kung ano ba ang plano nila kung magdo-double walling pa pala sila. So, ayan, dito na tayo. Papanik na tayo sa second floor ng bahay ng aking pinsan. So, ito yung may karinderya sa ibaba. Alam nyo guys, dati sa karinderya sila natutulog. So, ayan, inayos nila talaga ito. Nagsikap sila magkaroon ng itaas. Kasi nga, ang hirap kasi kahit natutulog sila, natutulog yung kanyang mister is kailangan ng gumising kasi nga bubuksan yung tindahan. So, ayan, welcome po dito sa itaas. So, ito ay second floor, guys. So, ang pinakasahig nito is marine, guys. So, ayan. Ayan yung ating pintuan. So, ayan yung ating pinaka bintana, guys. So, ayan. Ito na yung paligid, guys. Ito na yung pinaka-kwarto, pinaka-itaas ng karinderya. So, ayan, meron din silang aircon dito, guys. Nagpalagay sila. Ang long span naman kasi, guys, ako, kaya ko naman yung init, guys. Basta yung ano lang, open lang yung window plus may electric fan. So, kung ano, yung pintuan ng kwarto. Kasi yung akin, isa, may pintuan ako sa kwarto, may pintuan ako sa terrace. Kaya, medyo, ano, okay naman yung circulation ng hangin. So, sa gabi, nag-aircon ako kasi nga matutulog na po ako. So, ayan, nagpalagay din sila ng aircon, guys. So, ayan, ito yung kanilang mini na tulugan dito sa itaas, guys. So, ayan, meron silang ang aircon, guys. So, ayan, bahay na long span, guys. So, yan ang bintana, guys. So, makikita nyo, oh. Ayan, long span. So, ito pinakaano niyan, guys, oh. So, yan yung kanilang tulugan. So, ito kasi kailangan din ng malaking budget, guys. Kasi nga, mahal din ang bakal naman, guys. So, ayan, hindi pa sila nakakapag-double walling. Lagyan lang niya ng mga curtain. So, hindi ko alam kung ano plano ng aking pinsan. So, ayan, tour-tour ko lang kayo dito, guys. So, ayan, para makakuha kayo ng ideas kung ano ba yung ito yung mga tiny house na gawa sa long span. So, ayan, nagkaroon sila ng magandang tulugan. Kahit paano, ayan. Oh, dito sa Valenzuela yan, guys, kasi nga laging binabaha kami. So, dapat may second floor or third floor ang aming bahay. So, yan guys, nakikita nyo yan. So, yan yung third floor nung ginagawang bahay nung aking mister na may barbershop naman sa ibaba. So, yun yung ibang bahay dito, guys. Bali, apat na bahay na pala sila. Apat na pamilya na inagawa ng aking husband dito na puro long span yung ginamit, guys. So, alam nyo, guys, kasi sa hirap talaga ng buhay ngayon. Kahit paano nangangarap ka naman na lumuwang yung bahay mo, lumaki. So, maintain lang naman ito, guys. At sigurado naman din tatagal ito, guys. So, ayan, nandito tayo sa ibaba. So, ito na yung pinaka-karinderya nila, guys, sa may ibaba. So, medyo matarik yung hagdan, guys. Kaya natatakot akong bumaba. So, ang plano niya na is lalagyan pa yata yan ng tabla or kahoy. So, yun. Ituturo ko kayo dito sa kanilang kusina. Thank you.
So yan guys, makikita nyo yun yung mga damaged tiles na binili nila ng aking husband. So ayan, ang ganda guys, no? So hindi natin alam kung hanggang kailan ito na hindi aabutin ng baha. So ayan, puro long span din yung paligid dito guys sa ibaba. So ayan yung pinakailalim ng kwarto nila dito sa ibaba guys. Ito yung kusina, nakakuha ko guys ng idea. So ayan yung cabinet na open. So pagka ganyang open, iwas sa ipis, iwas sa daga. So makikita mo talaga yung laman ng loob. So parang nagustuhan ko yan guys. Gusto ko yan guys. So ayan, actually husband ko gumawa niyan. So pagagaya ko yan doon sa aming bahay. Para ayan, iiwas na tayo sa mga nakakulong na mga alaga. So ito guys, ito na yung pinakakarendarya nila. So ayan, pinakakusina, tanggapan na rin. Diyan na rin sila tumatanggap ng bisita kung may bisita sila. So ayan, kanilang karendarya. So ito yung pang negosyo guys, itong mga tiny house na ito. So ayan, may tindahan din sila sa tabing kalsada kasi sila guys, kaya magandang ano to na magkaroon ng negosyo. So ito isang ginawa ng aking husband. So ito naman may buy and sell. So ayan, minsan yung mga sasakyan niya dyan nakapark sa harapan na yung mga sasakyan niya binibenta. So ito naman yung anak ng pinsang ko, ayan. So ayan, tawag dito, marin naman yung ano, maliit na kwarto dun sa itaas. So may tindahan sa harap, sa harapan. So ito yung ano, may barbershop naman guys, dito yung sa katabi. So ito yung ngayon, yung karendarya. So ayan guys, maraming bumibili guys dito sa tindahan na to. So ayan, sana nakakuha kayo ng ideas na ano, sa mga tiny house, sa mga short ang budget dyan. So ayan, thank you for watching guys.